mga kapuso, mga kababayan, habang hindi pa pag-umpisahan yung pag-usapan natin patungkol sa Pilipinas at politika sa Pilipinas, magkape muna tayo. Bukasan, itong kaping ito, pampamatido ha. Boss Miguel, ano bang dapat natin piliing sinado na tayong mga OFW? Sige lang. Ano bang may papayo mo sa OFW na ito karapat dapat naging senado o maging katambal ng administrasyon? Paano mo nasabi? Hindi naman makikita sa tao yan, kundi si Miguel ang makakapagsagot yan. Sir, sino bang dapat piliin nating maging isang senador? Senador na dapat sa Pilipinas? Ganito lang po ang masasabi ko, sir, sa katanungan mo. Ang dapat nating piliin ay yung mga politiko na sumusuporta sa programa na simulan ng ating Pangulong Duterte. Yan lang po ang ating pipiliin, ang may tapang at malasakit, yung walang involvement na pera sa pangangampanya, dahil hindi po kailangan nating mga butanting Pilipino ngayon na pipili ng mga kandidato na may lagay na pera. Ibig sabihin po yon, babawiin lang po nila sa darating na galing sa gobyerno. So kailangan po nating pumili ng mga kandidato na may tapang at malasakit na susuportahan lahat ng proyekto na matupad sa kasalukuyang administrasyon. Dahil po sa kasalukuyan na maraming kumukontra, lalo na ngayon sa Kongreso, dibatihan sa Senado dahil po sa budget ng 2019. At kailangan po nating pumili na suporta sa nasimulan ng ating Pangulo, dahil sayang po ang lahat plano na simulan para sa kaibubuti ng mga mamayang Pilipino. Maraming salamat po. Paano, yung LP candidates, may mga matitino ba doon? O may nagustuhan ka bang kandidato doon? Paano mo nasabi? Yung mga sabi noon, otso diretso? Yung tinatawag po natin na otso diretso, isa po yan sila, mga adhikain po nila ay nanggagaling sa old politics, traditional politician. Kailangan na po nating tutulan ang ganyang pamalakad sa politika sa ating bansa. Dahil po sa ganyang pamalakad, tayo po'y naghihirap, lumaganap ang druga, lumaganap ang korupsyon. Si Pangulong Duterte lang po ang pumutol sa lahat ng mga plano na yan sa ating bansa. Pagsasabuatan ng mga kapitalista at mga politiko, kaya po naghirap at nalustay ang ating pira, ang mga taxes na binabayad ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino ay nasayang lang po. Kaya si Duterte po ang pumutol ng lahat ng mga plano mula pa noon at pinutol na niya ngayon. Kaya mabuhay po ang ating Pangulo, suportahan po natin. At kailangan pumili tayo ng mga politiko na susuporta sa lahat ng plano ng ating Pangulong Duterte. At maraming salamat po sa darating na halalan sa Mayo 13. Tayo po'y pumili ng mga politiko na may tapang at malasakit. At lalo na natuldukan ang sabuatan ng Smartmatic at ang Kumilik. Dahil dyan po sa ginagawa nila ay naghirap po ang ating bansa. Ang tax na dapat mailaan para sa bawat proyekto, sa bawat departamento ng ating bansa ay nauwi po lahat yan sa korupsyon. Paano mo nasabi? Kaya baguhin na natin ang takbo ng ating politiko, ang politika ng ating bansa, baguhin na po natin. Hindi po natin makayang baguhin kung tayo po'y magkawatak-watak at hindi magkaisa. Kaya ang galing mo, ang
galing ko, galing nating lahat. Suportahan natin ang ating Pangulo para sa pagbabago. Maraming salamat. Babago.